Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB. Ito ang DZLB News. Magandang tanghali po Laguna at Calabar Zone. Sumasa inyo ang DZLB News. Balitang atin, ibabalita natin. Ngayon po ay Biyernes, 13 sa buwan ng Oktubre taong 2023. Sa ulo ng mga balita. Magnitude 5 na lindol naramdaman sa ilang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila kaninang umaga. Kemikal na arsenic natagpuan sa water supply ng Batangas Medical Center. Estudyanteng sinampal di umano ng kanyang guro sa Antipolo City na matay dahil sa pamamaga ng utak at pagdurugo. Ayon po yan sa PNP Forensic Group. Pagbubukas ng isang bagong mall sa San Pedro City, Laguna, pinangangambahang maging sanhi ng traffic. Ayon po yan sa ilang mga residente roon. Bayan ng Los Baños, Laguna, kasama na sa mga tinaguriang digital cities. Sa ating police report, isang magsasaka natagpo ang patay sa irigasyon sa Naic, Cavite. At sa ating balitang sports, LCUAA National Games 2023 magwawakas na ngayong araw. Ang inyong tagapagbalita ngayong tanghali, ako po si Gen Garma. Tayo po ay sa Bayang Nasusubaybayan sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB, sa ating 24/7 audio streaming service zeno.fm/radyodzlb at sa Zeno Radio App. At ngayon sa detalye ng mga balitang atin. Niyanig ang ilang bahagi ng Calabarzon at Metro Manila ng isang magnitude 5 na lindol kanina po yung alas 8:24 ng umaga. Tectonic in origin ang naturang lindol at namataan sa may kanlurang bahagi ng lungsod ng Calaca, dyan po yan sa lalawigan ng Batangas. Naramdaman ang intensity 5 sa Batangas City at sa bayan ng Lemery. Intensity 4 naman sa Santa Teresita, Batangas. Intensity 3 naman ang naramdaman sa Tagaytay City sa Cavite, sa mga bayan ng Talisay, San Jose, Padre Garcia at Laurel at sa lungsod ng Lipa sa Batangas. Intensity 2 naman sa General Trias, Cavite at sa Santa Cruz at San Pablo City sa Laguna. Naramdaman naman ang Instrumental Intensity 5. Magkaiba po yun ha, yung Instrumental Intensity at Intensity. Naramdaman po ang Instrumental Intensity 5 sa Lemery, Batangas. Instrumental Intensity 4 po naman sa Cuenca, Bawan, Santa Teresita at San Luis sa Batangas at sa Tagaytay City sa Cavite. Instrumental Intensity 3 naman ang naiulat sa bayan ng Laurel at sa lungsod ng Batangas at sa bayan ng Dolores, Quezon. Instrumental Intensity 2 naman ang naitala sa Talisay at Rosario sa Batangas, Magallanes sa lalawigan ng Cavite, mga bayan ng Mauban, Polillo at Gumaca sa Quezon at sa bayan ng Taytay at lungsod ng Antipolo sa Rizal. Instrumental Intensity 1 naman ang naitala sa Malvar, Batangas, Ternate, Cavite, San Pablo, Laguna, Alabat at Lucban sa Quezon, Lucena City at Tanay, Rizal. Asahan po ang aftershocks kaugnay ng naturang lindol. Positibo sa mataas na content ng arsenic ang water supply ng Batangas Medical Center o BATMC. Yan ang lumabas sa ginawang preliminary water testing ng Disaster Risk Reduction and Management in Health o DRRMH unit ng BATMC noong nakaraang linggo. Lumabas po sa kanilang pagsusuri sa tubig mula sa deep well na pinagkukunan ng naturang ospital na mayroong 14 hanggang 19 parts per billion ang level ng arsenic. Lagpas po ito sa normal na 10 parts per billion na arsenic level. Ayon kay Dr. Jose Tenorio, ang coordinator ng DRRMH ng BATMC, wala pang epekto ang arsenic sa kanilang mga pasyente. Ang preliminary testing ay isinagawa upang o para sa kapakanan ng mga pasyente. Sa ngayon ay pinagbabawal po muna ang paggamit ng tubig mula sa naturang deep well. Patuloy din ang pagsusupply ng tubig mula po sa Prime Water na isang pribadong kumpanya para sa tuloy-tuloy na operasyon ng ospital.
Iniimbestigan pa sa ngayon kung bakit tumaas ang level ng arsenic sa naturang deep well. Ang matagalang exposure sa arsenic ay maaari pong magdulot ng kanser at iba pa mga masasamang epekto sa balat, lalo na sa mga sanggol. Hunyo noong nakaraang taon na napag-alamang nagpositibo sa arsenic ang tubig sa Siam na bayan sa Batangas, dulot po ng pagsabog ng Bulkang Taal noong Enero 2020. Update po tayo tungkol dun sa kaso ng estudyante na namatay sa lungsod ng Antipolo, pamamaga ng utak at pagdurugo ang dahilan ng pagkamatay ng isang estudyante na sinampal di umano ng kanyang guro sa Antipolo City. Yan ang lumabas sa autopsy at histopathological examination ng PNP Forensic Group sa pagkamatay ng 14-anyos na estudyante na si Francis J. Gumikib. Ayon kay PNP Forensic Group Director Brigadier General Constancio Chinayog Jr., intracerebral hemorrhage o pagdurugo dahil sa pagputok ng ugat at edema o pamamaga ng utak ang sanhi ng pagkamatay ni Gumikib. Dagdag naman ni Rizal Police Forensic Unit Chief Lieutenant Colonel Maria Analiza de la Cruz, non-traumatic ang sanhi ng pagputok ng ugat ni Gumikib. Ayon pa kay de la Cruz, sa una ay walang sintomas ang naturang pagdurugo, ngunit dahil fragile ang mga ugat ay maaari itong biglang pumutok. Hindi po naman nagbigay ng konkretong sagot si De La Cruz sa tanong kung may kaugnayan ba ang pagsampal umano ng guro sa estudyante sa pagkamatay nga po ni Francis. Matatanda ang sinampal umano si Francis ng kanyang guro noong Setyembre 21 at makalipas ang 5 araw ay nakaranas ng pananakit ng ulo, pagkahilo, paglabo ng mata at pagkabingi ang estudyante. Sinugod siya sa ospital hanggang sa makomatose at binawian po siya ng buhay noong Oktubre 2. 22 minuto na po makalipas ang alas 12. Narito na po ang unang sigwada ng mga pagulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. LRT 1 Cavite Extension Project inaasang makakapagserbisyo na sa mga commuter sa taong 2024. Balitang atin hatid ni Eugene Cruzin. ZLB News Report. Ginasahan na daw ng mga mamamayan na magagamit na nila ang Cavite Light Rail Transito LRT 1 Extension Project sa unang quarter ng 2024. Ito ay matapos kumpirmahin ni Light Rail Manila Corporation LRMC President and CEO Juan Alfonso na nasa 82.7% ng kompleto ang konstruksyon na natunang linya. Matatanda ang sinimula ng konstruksyon noong 2019 na layong palakasin at pataasin ang kalidad ng transportasyon sa bansa, lalo na sa timog bahagi ng Metro Manila at ilang kalapit na lalawigan. Ayon pa kay Alfonso, nasa higit kumulang 30 bilyong pisong total investment ang inilaan pa sa pagtatayo ng Cavite Extension Line. May habang 11.7 kilometro at 8 istasyon ng LRT 1 Cavite Extension Project na magkokonekta sa Baclaran sa Parañaque City, patungong Bacoor, Cavite. Kaakibat naman ng LRMC at DOTR at Light Rail Transit Authority o LRTA upang patuloy na pataasin ang kalidad ng nasabing proyekto. Gen makakapagbigay naman ng serbisyo ang LRT 1 Cavite Extension Project sa higit 800,000 commuters araw-araw, mula Pasay City hanggang Cavite kapag opisyal ng binuksan na extension line. Gen sa ngayon ay nakabinbin pa ang konstruksyon na extension line sa Las Piñas at Niyog na siya namang magbibigay ng serbisyo sa taong 2027. Eugene Curzin, DZLB News. Maraming salamat uge sa iyong ulat. Isa pang report. Pagbubukas ng isang bagong mall sa lungsod ng San Pedro, abi pinangangambahan po na maging sanhi ng traffic ng ilang mga residente. Balita natin hatid ni Ace Bayoneta. ZLB News Report. Yan, magbubukas na mamayang alas 3 ng hapon ang bagong gawang SM Mall sa San Pedro City, Laguna. Sa kabila nito, nangangamba naman ang mga residente sa idudulot nitong traffic sa lungsod. Nakatindig ang ika-4 na shopping center sa lalawigan ng Laguna ng naturang kumpanya sa UB Main Road, Barangay United Bayanihan, San Pedro City, Laguna, kung saan nagtatagpo ang kalsada na daanan ng mga bumibiyahe mula Barangay UB, Magsaysay, Langgam, Calendola at Barangay Nueva. Napapalibutan din ang mga paaralan ang bagong mall.
Batay sa census noong 2020, humigit kumulang 320,000 ang populasyon sa lungsod. Binubuo lamang ng 24 square kilometers ang lungsod at tinatayang may 14,000 na tao kada isang square kilometer. Ikalima ang San Pedro sa pinaka-populated at sinasabing pinaka-dense o siksikang lungsod sa buong Timog Katagalugan. Tinagurian ding Laguna's gateway to Manila ang San Pedro kung saan karamihan sa ating mga kababayang sanpedrense ay bumabiyahe araw-araw papuntang Maynila upang magtrabaho. Saad naman ang SM Prime Holdings President Jeffrey Lim, ang bagong mall ay parte ng kanilang layunin na ihatid ang kanilang serbisyo at ang kaginhawaan nito. Nakatakda rin magbukas ang SM sa Santo Tomas City, Batangas ngayong buwan. Ang bagong mall sa lungsod ng San Pedro ay 84 na SM Shopping Center sa buong Pilipinas. Ace Bayoneta, DZLB News. Maraming salamat, Ace, sa iyong ulat. Susunod sa DZLB News. Bayan ng Los Baños, Laguna, kasama na sa mga tinaguriang Digital Cities. Mga planong proyektong pangkaunlaran na pinag-usapan ng Los Baños LGU at Laguna Lake Development Authority. Hybrid Rice Derby, isasagawa ng Department of Agriculture, Calabarzon. Sa ating police report, isang magsasaka natagpo ang patay sa irigasyon sa Naic, Cavite. At sa ating balitang sports, LCUAA National Games 2023, magwawakas ngayong araw. Marami pang balitang atin, ibabalita natin sa pagbabalik ng DZLB News. Ang oras, 27 minuto makalipas ang alas 12 na tangali. Don't exist and fall away and drift to where we won't be missed.
At muli pong nagbabalik ang DZLB News na yung pa rin pong sabayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube Live, sa Zeno Radio app, at on demand sa Spotify at sa Anchor. At ngayon sa pagpapatuloy ng mga balitang atin. Kasama na po ang bayan ng Los Baños, Laguna sa mga tinaguriang digital cities ng bansa. Ang pagbansag sa bayan bilang isang digital city ay bahagi ng Digital Cities 2025 program ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Inilunsad noong taong 2020 ang naturang programa sa pakikipagtulungan ng IT at Business Process Association of the Philippines, Litchiu Property Consultants at ng naturang ahensya, DICT, na naglalayong gawing Center of Excellence ang mga digital hubs para sa information technology sector. Ayon sa DICT, makatutulong ito sa pagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa hanap buhay, mabawasan ang konsentrasyon ng mga trabahong pang IT sa Metro Manila at lalong mapalakas ang lokal na mga ekonomiya. Ang DICT ang siyang nagtatakda ng mga bayan at lungsod bilang isang digital city. Nakadepende po ito sa talent availability, mga infrastruktura katulad ng mga hotel, real estate at kalidad ng mga kalsada, telecommunication at power infrastructure. Isa ring konsiderasyon ang daily minimum wage, ang bayarin sa kuryente, power rates, crime rate at business environment ng mga naturang lugar ang pagkakaroon ng mga PEZA-approved centers. Sa susunod na 6 na buwan, magbibigay ang DICT ng mga institutional development workshops at mga oportunidad para sa tech-driven businesses sa bayan ng Los Baños. Sa kasalukuyan, may 31 digital cities na po sa ating bansa at 10 rito ay matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon. Ang mga ito ay ang mga lungsod ng Imus, Macoor at General Trias sa Cavite, lungsod ng Antipolo at mga bayan ng Taytay at Cainta sa Rizal, lungsod ng Calamba, lungsod ng San Pablo at bayan ng Los Baños sa lalawigan ng Laguna at Batangas City sa lalawigan ng Batangas. Nagpulong naman ang pamahalaang bayan ng Los Baños, Laguna at ang Laguna Lake Development Authority o LLDA noong nakaraang Sabado upang pag-usapan ang ilang mga proyektong pangkaunlaran na maaring isagawa sa baybayin ng Laguna de Bay na sakop ng naturang bayan. Sa naturang pulong pinag-usapan ni Los Baños, Laguna Mayor Anthony Genuino at LLDA General Manager Senando Santiago ang ilang mga panukalang proyekto, kasama na ang paglalagay ng floating solar panels. Ayon sa pamahalaang bayan, inaasahang magiging sustainable na energy source ang naturang floating solar panels para sa mga barangay sa palibot ng lawa. Binigyang diin din sa naturang pagpupulong ang kalinisan at pagpapaganda ng bayan. Nagpasalamat din ang pamahalaang bayan sa suportang ibinibigay ng LLDA sa mga programang pangkaunlaran ng bayan. Magsasagawa ang Department of Agriculture o DA Calabarzon ng Hybrid Rice Derby sa bayan ng Sariaya, Quezon. Nagsasagawa o nagsagawa ang naturang ahensya noong nakaraang linggo ng validation at geo-referencing sa mga lupang sakahan ng Tumbaga 1 Bukal Irrigators Association Incorporated na lalahok sa naturang rice derby. Nasa 31 ektaryang sakahan ng palay ang tatamnan ng iba't ibang hybrid rice varieties. Layunin ng Hybrid Rice Derby na may pakita sa mga magsasaka ang potensyal na mga hybrid na variety. Paraan din ito ng ahensya na manghikayat ng mga magsasaka na magtanim ng mga hybrid varieties. Nasa 15 hybrid varieties ng palay mula sa 6 na seed companies ang lalahok sa naturang derby. May 5 fertilizer companies din ang kalahok sa naturang aktibidad. Ang oras, 36 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Narito na po ang isa pang report mula sa ating kasamahan sa labas ng himpilan. Sa atin naman pong police report. Isang magsasaka na tagpuang patay sa irigasyon sa Naic, Cavite. Balitang atin hatid ni Aaron Manilag. DZLB News Report. Ginwala ng buhay ng matagpuan ng isang lalaking magsasaka sa mababaw na parte ng kanal ng irigasyong patubig sa Barangay Molino, Naic, Cavite noong Miyerkules, 11 ng Oktubre.
Matapos makatanggap ng ulat na may natagpo ang bangkay sa nasabing parte ng irigasyon, agad rumesponde ang quick response team ng Naik Municipal Police Station. Kinilala naman ng Cavite Police Provincial Office ang biktima bilang si Alias Mazo, isang magsasaka na 62 taong gulang. Napag-alaman sa paunang investigasyon na umalis ang biktima sa kanyang bahay noong 10 ng Oktubre at hindi na bumalik. Sa isinagawang ocular inspection naman, napag-alamang walang palatandaan ng kahit anumang foul play, maging injury o sugat sa katawan ng biktima. Sa kabilang banda, natuklasan ng mga investigador na mayroong kondisyon sa kalusugan si Alias Mazo na humadlang sa kanyang kakayahan na makabangon matapos madulas at mahulog sa irigasyon ng tubig. Yen, nakatakdang isalang sa autopsy examination ng bangkay ng biktima upang mas malaman pa nga ang tunay na nangyari sa pagkasawi ni Alias Mazo. Aaron Manilag, DZLB News. Maraming salamat, Aaron, sa iyong ulat. DZLB News Sports. At ngayon sa ating balitang pampalakasan, ngayong Biyernes po ang huling araw ng 12 Local Colleges and Universities Athletic Association o LCUAA National Games 2023 na isinasagawa po sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Isasagawa ang closing ceremony mamaya po yung 1:00 ng hapon sa Laguna Sports Complex Gymnasium. Laguna University, ang host university ng LCUAA National Games ngayong taon. Base sa medal tally as of October 10, Gordon College mula sa Pampanga ang nangunguna sa medal standings na may 40 kabuuang bilang ng medalya. Pumapangalawa ang kolehiyo ng lungsod ng Lipa na may 36 na medalya. Pangatlo, ang pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa na may 35 medalya. Ngunit ang may pinakamaraming gold medals po ay wala sa kanila. Ang may pinakamaraming gold medals ay ang Taguig City University na may 22 gintong medalya. DZLB News, Ulat Panahon. At ngayon naman po sa ating Ulat Panahon, may binabantayan po ngayong low pressure area ang Pag-asa. Huli po itong namataan sa layong 305 kilometro kanluran ng Puerto Princesa City, Palawan. Ang Occidental Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan ay makararanas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat dahil po yan sa trough ng LPA. Ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Abra ay makararanas po naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pag-ambon dahil sa northeasterly surface wind flow. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas po naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupunong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At sa atin naman pong regional forecast, makaranas ang lalawigan ng Cavite ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, mga pag-ambon lamang. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may posibilidad ng pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng rehiyon. Maglalaro sa 22 to 30 degrees Celsius ang temperatura sa Cavite, 24 to 30 degrees Celsius sa Laguna, 25 to 31 degrees Celsius sa Batangas, 21 to 26 degrees Celsius sa Rizal, at 23 to 30 degrees Celsius sa Quezon. Sumingkat ang araw kaninang 5:47 ng umaga at lulubog ito mamayang 5:38 ng gabi. At narito naman po ang inyong abangan mamaya sa Galing UPLB. Classmates, halina tuklasin ang isang mobile app o mobile lab na layong palakasin ang monitoring at surveillance ng bansa sa ilang mapinsalang sakit sa hayop gaya ng African swine fever at avian influenza. UPLB. May kitambay din ang isang certified attack UPLB na katuwang sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa. Aba, heavy gut ng ating guest pala ha, sa tatak. Pa-attendance check po tayo mamaya sa programang hatid ay samot sa ring kwento at balitang ng papamalas ng husay, puso at talino ng mga Scott Iska ng UP Las Baños. Samahan po ninyo ako. Aba, ako pala
Opo, tama po yun. Pansamantala po tayo nga halili mamaya kay classmate RJ Galang. Makapag-zoom kaya ang Ginoo? Meron kaya siyang... DZLB News Report. Mamaya sa galing, malalaman. Pansamantala po akong hahalili kay classmate RJ Galang ha, sa galing UPLB. Subaybayin niyo po yan live mamayang alas 3 ng hapon. Siyempre, inyo mapapakinggan, mapapanood at masusubaybayan ng Sabayan! Sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB, sa zeno.fm/radyoDZLB at sa Zeno Radio app, hanapin niyo po lamang ang Radyo DZLB. Narito naman po ang inyong aabangan mamaya sa Leader Kakey. Matapos ang 5 taong pagkakaantala ay muling isasagawa ang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2023. Halina't samahan po ninyo kami sa episode 173 ng Leader Kakey upang alamin ang sangguniang kabataan Reform Act of 2015. Makasama natin si Ray Sarante o Saranate Jr., ang pangulo ng PAGASA Youth Association of the Philippines Calamba upang talakayin ang gampanin ng mga Laguna-based youth organizations sa democratic governance ng SK. May magagawa tayo para sa pagbabago at pag-unlad ng bayan dahil Leader Kakey. Samahan sina Roberto Jr. Antonio at Nel Matugina live mamayang alas 7 ng gabi. Mapapakinggan, mapapanood at masusubaybayan nyo rin ng Sabayan din! O, sumasabayan na rin ha, sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB. At syempre, bago po tayo magpaalam, batiin lang po natin ang mga taga-subaybay at taga-panood ng ating programa ngayong tanghaling ito ng Biyernes. Yan ay kung maglo-load ang ating computer. Ayun. Nakatutok syempre sa ating newscast si Ginoong RJ Galang. Nakatulad nga pa ng binanggit natin kanina, wala po siya mamaya sa galing. Meron po siyang dinadaluhan ngayong araw na ito. Ayan. At si Eugene Cruzin, si Uge, nakatutok din ngayon sa ating newscast. At syempre, hindi pwedeng mawala ang ating pa-Christmas countdown. Dahil ilang araw na lang ba, Ginoong Chris? Aba, 73 days na lamang! 73 araw na lamang po bago magpasko. Meron din tayong ilang iba pa mga mahahalagang anunsyo at mga kailangang i-congratulate ha, ngayong araw na ito. Ayan, dahil tayo ay may dinaluhang kasal nung kahapon lamang. Uy, congratulations sa bagong kasal! Kaibigan natin sa Masters at kapwa natin alumnus ng College of Development Communication, si Miss Edchelle Flores, hindi na po siya Miss ngayon. Siya na po ngayon ay si Mrs. Edchelle Navarra. Ayan, kinasal na siya sa kanyang ngayon asawa na na si Ginoong Johar Navarra, na UPLB alum din. Yun. Congratulations sa inyong dalawa! At mabuhay ang bagong kasal! Uy, nawawala ah. Yun, nahanap din. Biyernes na nga. Congratulations sa Edge at Johar sa inyong kasal! At mabuhay kayo! Ito pa po ha, dalawang mahalagang anunsyo din ulit.
Sa mga nakakakilala po kina Ginoong Mario Maningas ng Department of Educational Communication ng College of DevCom at sa isa din po sa dati naming kasamahan dito sa College of Development Communication na si Melin Marijin Villamayor, ay nais lamang po namin ipagbigay alam sa inyo na sila po ay nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Yun naman! Pi, paadobo ka naman dyan! Ay, ganun, bawal daw. Sayang naman. Ah, kay Melin naman, Melin! Palomi ka naman! Ay, happy birthday, Papi Mar and kay Miss Melin. Pagbating yan, syempre, mula sa lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB. Happy Bueno mga kaibigan, yan po ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito sa DZLB News. Mga balita mula sa inyong mga pamayanan para sa pag-unlad ng bayan. Mula po rito sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB, ako po si Gen Garma. Mari po ninyong muling balikan ang ating balitaan sa DZLB News Podcast sa Spotify, Anchor o sa inyong paboritong podcast app. Kung meron po kayong mga news tips, media advisories, mga panawagan at anunsyong pambayan, mari po kayong mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat, Pilipinas, Calabarzon, Padayon.